Ang pinaka-inspirational na sinabi sa akin ni Mr. Wendell Ramos, actually, family friend din namin siya. Ang pinaka-inspirational na sinabi niya sa akin is, always be humble and always put your feet on the ground. Kahit gaano ka pa sumikat, dapat lagi kang humble. Yeah. Thank you, Anjay. Para naman kay Tanya, yes, ano yung naging yes, ano yung naging influence sa'yo ng dad mo, si Mr. Wendell Ramos, and yung advice niya sa'yo? I can say po na my dad influenced me talaga to enter showbiz. Pero ang sinabi niya po sa akin is that nasa sa'kin po yung decision. Pero kinuha ko po yung opportunity na yon. And ang advice niya po sa akin is that to always take my work seriously if I want my career to last. So hanggang ngayon, yun po yung, until, yun po yung pumapasok sa isip ko wherever I go, especially when he's not around. So, yun po. Salamat po. Oh, thank you, Tanya. Yung second and last question ko naman, para kay Kim Perez. So Kim, marami mga sparker artists ang very talented ngayon. So personally, saang talent mo gusto mong makilala ka? At anong talent pa ang gusto mo namang ma-improve? Yes. Sa totoo lang, gusto ko po talaga, mas makilala po ko sa acting kasi personally, idol ko po si Sir John Lloyd Cruz po. Ayan, sobrang namamanga ako sa pag-acting niya, napaka-convincing. Napakagaling niya umarte. Halos lahat po ng movie niya, blockbuster. Talagang yeah, ina-admire ko siya sa pag-acting. Parang doon po talaga na inspire ako na gusto ko sa acting din ako makilala. At syempre, baka po, by the chance, gusto ko din po mapakita na yung skills ko sa pagkanta, sa pagsayaw, di ba? Malay nyo, ma-regular ako sa AOS, di ba? Why not, di ba? And syempre, sa hosting din po, kung papala rin po, bibigyan din po ako dyan sa makapag-workshop. Yeah, it's improving naman po sa aking my skills and talents. Lahat naman po yun kailangan ko pa pong i-improve. And naniniwala po ako na marami pa po akong dapat kailangan matutunan as a new artist. At the same time po, kagaya po ng mga batika na actor, na kailangan din na continuous po yung workshop kasi marami pang dapat matutunan sa industry na ito. Maraming pong salamat. And siyempre nga po pala, thank you po pala sa Sparkle Gem Artists, ayan, sa mga workshop na binibigay sa amin. Sobrang nakakatulong po yun para mabilda pa ang aming sarili. Thank you so much po. Thank you, Kim. And thank you, guys. Congratulations. All right. Thank you, Rocky. Next up from Chicanes, we have Albert Bryan. Hey, mabuhay! Congratulations, everyone. Ayan. Thank you, Thea. Ayan, yung first question ko for Lorene and Kirsten. Tama ba, Lorene? Or ako baka mali yung pagkakapronounce. Lorene. Lorene po. Ayun. Si anong tawag nito? Parang banking on the question earlier din. Parang, who serves as your inspiration in entering the show business? And how did that person felt na finally, itong dream na to, along with that person, ay nangyayari na with Sparkle? Medyo cheesy man pong pakinggan, pero ang nag-inspire sa akin nung bata pa ako, yung kids show na High Five. Yes. Tapos after po noon, palagi na akong nagpa-practice mag-isa, nag-acting, and napansin po yun ng mommy ko. Kaya, ayun, encourage niya po ako na mag-audition. At ayun, nakuha nga po ako dito. So very thankful ako, and lalo na si mommy. Sobrang proud niya sa akin, and sobrang masaya ako kasi magkasama namin tinutupad yung mga pangarap namin sa buhay. Ayun po. Thank you. It's good to hear. Thank you, Lauren. Kirsten. Hello po. My biggest inspiration po in entering showbiz would be my family po. Matagal ko na po pangarap na maging artista, and my family, they did everything and wala na po silang ginawa kundi bigyan ako ng pagmamahal at suporta sa mga gusto ko pong gawin. And being an artist po, I need motivation po. And having a good support system is
motivating me more to pursue my career and do better in everything I do. So I'm very thankful na God gave me such a good family and a good support system to do whatever I love. Yun lang po. You're so blessed, Kristen, to have that kind of support system. Thank you so much. And yung next set of questions ko naman for Shan and ano, si Shan and si Cheska. Ayan. How did you ano yung mga naging preparations ninyo before kayo ni launch as Parkada, like dun sa music video ninyo, and of course when you were launched in EOS last Sunday? Ayan po. Bago po kasi kaming nilaunch, we really went to intensive training po talaga. Halos every single day, nag-workshop po kami sa acting, singing, dancing, and even in communications. Kasi meron sa amin dito, like parang nag-English talaga lagi. So, kailangan namin matutong mag-Tagalog talaga. So, ayun. And also, ayan, salamat sa Sparkle, GMA Artist Center, and of course, sa talent development teams for giving us the workshops. Ayan. Dahil kailangan po talaga namin yun para mas prepared pa po kami or mas handa kami para sa inyo pong lahat. So, yun. Thank you, Cheska. Shan. Hello po. To add to what Cheska said lang po, siguro po yung underrated fact is yung preparation mentally to put us in the right mindset. Kasi ang dami nang gagawin and sa tutuusin lang kasi napakabilis ng pangyayari, napaka-overwhelming ng feelings. Siyempre, nakatulong rin yung Sparkle GMA Artist Center, so putting us in the right mindset and to put magandang mental health lang. Yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you so much, Shan. Thank you so much. And shout out pala kay Michael. I'm so proud of you. Natuwa ako na parang months ago, in-interview lang kita. Tapos ngayon, wow, part of Sparkada ka na. Congrats! Thank you, Thea! Good luck to all of you. Alright, thank you so much, Albert. Last question from Miss Rose Garcia of PEP. And once again, I'll be reading the question on her behalf. And this question is for everyone. Ano ang maia-offer mo para masabi ng GMA Sparkle na hindi sila nagkamali sa pagpili sa'yo at hindi masayang ang pag-build up ng management sa'yo? Let's start with Kim. Siguro ito na lang gagawin ko yung the best ko na magampanan lahat ng mga bagay na dapat ipapagawa sa akin, even sa mga workshop. Kasi naniniwala ko number one eh, yung obedience, lalo na sa time, sa mga workshop, sa mga pinapagawa sa akin. And always maging humble all the time, labas at sa loob man yan ng showbiz. Kailangan po yan. And yun lamang po, maraming pong salamat. Ako po, syempre full effort and commitment talaga. So, I will give my full heart in this job po kasi gusto ko talaga to. And of course, hindi po sila magsisisi na binigyan tong chance sa akin. Thank you. Sa akin naman po kasi, yun nga sinabi nila, just put the work in. Tsaka, just be a sponge po. Absorb all the information that you can get and just learn from it. Yun lang po, thank you. Ako naman po, hindi ako magbabago. Palaging handang matuto. Kahit sinasabi nilang magaling, hindi pa rin yung tama. Parang, syempre, kailangan pa rin palaging nag-attend ng mga workshops para mas mag-improve pa yung mga talent ko. And syempre, ipagpatuloy ko yung pagiging isang mabuting tao kasi pag isa kang mabuting tao, magiging isa kang mabuting actress. Thank you po. Ako naman po, well, I want to showcase my talents of singing, dancing, acting, and hosting po to provide entertainment sa mga kapuso natin. And of course, I want to continue to work hard and provide happiness for everybody. And yeah, yun lang po. Thank you. Ako naman po, as my dad said, I should always take my work seriously. And yun nga po, hindi lang po, aside from my showcasing my talents, gusto ko rin po ipakita yung pagiging mabuting tao kung paano po ako pinalaki ng aking magulang. So, yun lang po, marami pong salamat.
Ako naman po, yung turo kasi sa akin ng mom ko, when you do something, do it with all your heart. Mamahalin ko lang yung craft ko, mamahalin ko lang yung trabaho ko, and I hope maganda yung magiging reflection nun. Ayan, so, nakaka-excite solid, okay. Kailangan ko lang ilabas, kanina pa ako nagpipigil eh. Nakaka-excite lang. So, ako naman, like, I just want to say na, you know, we should always be learning every day, strive to become better versions of ourselves, you know, tapos never forget na, you know, where you've come from, si yung nagtulong sa'yo, who was with you on your lowest, tapos, ayun, always be humble lang. Ayun. Advice that's been given by all of our workshop teachers for singing, dancing, acting, lahat, always give our 100%. So I will do that, of course. And I also hope to inspire others who want to be an artista or who want to reach their dreams. If I can do it, so can you. Ako po ang mabibigay. Ako po ang mabibigay ko ay yung dedication at effort ko sa trabaho ko. Lalo na gusto ko po maka-inspire ng tao na gawin lang yung mga bagay na sasaya sila as long as di sila nakaapak ng tao and na makakamit nila lahat ng pangarap nila as long as pinagsisikapan talaga. Ayan. So para sa akin naman, lagi talaga akong nire-remind ng manager ko na ang daming magaganda, magugwapo talaga na artista, magagaling or mas magaling pa sa'yo. Pero yung nangingibabaw talaga sa lahat is yung puso, magandang puso. So, I think one of the things talaga na magpapatagal sa akin dito is yung mabayat akong tao, lahat, binabati ko. Ayan, dahil sobra kamang magaling, pero pag hindi ka naman gustong katrabaho ng mga team, then hindi ka tatagal sa industriya. So, yun, magandang puso lang po lagi. For me, ako kasi sobrang committed ako once na magkaroon ako ng work. And sobrang pinofocus ko talaga yung sarili ko in improving myself and in experiencing different things. Yun. So I'll always stay committed dito sa work ko na to. Sa akin po, yung kung paano po ako makipagtrabaho, tama ba? Kung paano ako makipagtrabaho, tama ba? Tama! 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 Kung paano po ako makipagtrabaho, yung sobrang open po kasi ako sa mga feedback. So, gustong-gusto ko po talaga marinig yung opinion nyo, lalo-lalo na pagdating sa performances ko po. Kasi doon ko po nalalaman ko ano yung mga bagay na kailangan kong bawasan or dagdagan para mas gumanda po yung trabaho. Thank you po. Ako naman po, naniniwala ako doon sinabi ni Larkin na learning never stops. Ganun din po kasi yung pananaw ko sa buhay na lahat ng bagay dapat matutunan and para sa ikabubuti natin. And para sa akin din na yun nga kasama na din yung hard work, yung dedication, yun lang po. Sa akin naman po, my confidence in my skills and my talent po, when you're confident po, you can do anything. Hindi ka po matatakot mag-try ng new things. So, you can master anything you can put your mind into po. For me naman po, I will showcase my talent, yung pagsayaw ko, pagkanta, sa pag-acting, and also I want to try hosting din. And also, I will be a good listener po. Yes, I will listen to feedback and I will follow instruction po. And makikinig po ako sa lahat ng tao, sa sasabihin nila. And I will put it to work para may para masaya lang, syempre. Di ba? My guy. My guy. Yes, sir. All right, and that concludes our Q&A. Thank you so much to all of our friends from the press for gracing our event, for all of your insightful questions, and helping us get to know the Sparkada even more. But before we end, I would like to thank the following partners for making this event possible. Larecho Resorts, Nice Print Photo,